Good morning, good evening kaibigan. Another beautiful day, galing tayo sa night shift, pauwi tayo galing work. It's just another beautiful day kaibigan. Alright, so mantra ta muna tayo bago simulan natin yung episode na ito. Alrighty, so be grateful. All the little things in the world na nakikita mo, na na-receive mo, or kahit wala ka pang na-receive kaibigan, be grateful kasi yun yung law of nature kaibigan. Okay, so the power above us, okay, kung tayo ay grateful, it's a law of nature na there will be more coming. All right, so bago natin simulan yung episode na to, open your arms because this will all be yours kaibigan. Peace, love, ano pa, peace, love, good health, riches, abundance, money will flow to you kaibigan. Sayo rin, boom, shakala. Alrighty, so it's just another day kaibigan. Okay, so sayang pag hindi tayo makagawa ng episode na ito. Okay, so ito yung ang episode natin, ito yung kung nabasa niyo yung Psychology of Money ni sino nagsulat nun, si Howard something. It's a nice book. Okay, so i-discuss natin dito, may study kaibigan na bakit yung mga nananalo sa loto after 5 years or maximum of 10 years maubos yung pera nila at saka babalik sila sa pagkahirap nila or sa status nila, and the worst, magiging worst pa sila. Wow! Ganun pala yung kaibigan. Okay, may psychology behind nito. Bakit yung tao na nananalo ng loto, kasi hindi to pantasya eh. Ano to? Real facts to, study to na majority sa mga nananalo ng loto, 80 to 90% after few years, mataas na daw yung 5 years, mababankrupt sila at saka mas lalo pa silang naghihirap after silang nananalo sa loto. Wow, totoo pala to. Kaya nung nabasa ko na to kaibigan, parang ayaw ko nang tumaya ng luto. So siguro tataya lang siguro ako ng luto kung mayroong kaibigan for fun o malaki na taya-taya, pero hindi na ako tataya talaga ng luto na para lang maghangad na mananalo ng luto, kasi mas malaki pa yung chance matamaan ka ng kidlat twice kaysa manalo pa ng luto. At saka kasi daw pag nag-false hope ka niya kaibigan, sana manalo ka ng luto, at saka pag panay ka lang false hope na manalo ka sa loto, meaning yung brain natin kaibigan, yung subconscious mind natin parang binablock na natin na that means na hindi mo pala ma-achieve yung kaya yung million, kasi nga nag-hope ka lang na manalo ka sa loto. Okay, so after nabasa ko yung libro na yun, na nakita ko yung may nagsabi na you better not buy the loto. Bakit? Eh, pwede naman daw palang mag-isip tayo, i-work out natin paano kunin yung millions na yun without buying the loto. Wow! Maniwala ka ba dyan kaibigan? Maniwala ka ba dyan? Pwede naman pala natin itrabahuin yun. Pwede tayong makahanap ng idea on anything na gustong gawin natin, makuha natin yung millions na yun without buying the loto. Kasi pag magbabay tayo ng loto kaibigan, parang nag-false hope tayo at saka wala na, parang meaning inutil na tayo, hindi mo pala kaya yung kunin yung million na yun kasi nag-hope ka na lang na manalo ng loto, which is yun na yung thinking ng mga poor mindset. Wow, ngayon ko lang nito nalalaman kaibigan. Oh my goodness. So ngayon hindi na ako tumataya ng loto for fun. Pwede pa rin pag may mga kaibigan na chip in. Pwede, wala namang masama doon kasi okay na ngayon, pero hindi na ako sa wala na. Kung gusto ko yung million na yon, pagtrabahuan natin kaibigan. Wow. All right eh. So balik tayo sa topic natin. Kasi yung topic natin intriguing to eh, kasi bakit kahit kaano kalaki yung pira na hawak mo, okay, pag nanalo ka sa loto, pag wala kang Psychology of Money, ito yung libro ni Howard, Psychology of Money, yung pira na yun, mawawala yun.
wipe out yun. Okay, so kahit nga si, tingnan mo no sila ni Mike Tyson dati, napakaraming pira ni Mike Tyson dati nung sikat ni Mike Tyson, pero na-bankrupt din si Mike Tyson. Pero ngayon siguro si Mike Tyson naka-recover na siya, kasi marami naman siyang mga marami pa rin siyang mga sponsor, or mga marami pa rin siyang nag sa kanya. Pero hindi na siya tulad na dati, napakaraming pira, kasi nga psychology of money, kaibigan. So ito yung explanation bakit majority sa mga nanalo ng loto mapabankrupt. Kasi ganito na yun, kung ikaw ngayon wala kang pira, okay, so example, hindi ka hindi kahit gaano kaliit yung sahod mo, at saka hindi ka nag-iipon, okay, hindi ka nagtatabi daw, hindi ka nagtatabi, or wala kang habit na to keep the money. Ang habit kasi doon is, kung kahit gaano daw kaliit ng sahod mo, pero mayroon kang habit na i-preserve yung pira, hindi lang yun mawala yung pira, like pag sahod, parang bula lang, syup, mawala. Pag punta sa liptan, mawala agad, negative ka agad. So hindi ka man lang nakapag-ipon ng kahit piso or dos, kasi wala kang habit na mag-ipon, kahit daw gaano kalaki yung pira mo, kaibigan, na hawak mo. Kasi we are built of our habit. Habit tayo. So the unconsciously, lahat ng ginagawa natin habit. So kahit gaano siya kaliit, kung i-increase yung position mo, ganun pa rin yung gagawin mo, kasi nga habit yun eh. So yung mga nanalo ng loto na hindi marunong maghawak ng pira, kahit maliit na pira, like 1,000, 2,000 lang, or 5,000, or 10,000, tapos bigla kang may malaking pira sa bangko mo na millions, tapos hindi ka pa nakahawak ng like, hindi ka pa nakahawak ng 100,000, or medyo malaking pira, tapos biglaan kang bigyan ng 50 million, yun yung delikado doon, kaibigan. Kasi sa psychology of money yun mag-ano, kasi normal yun sa tao. For example, hindi ka nakahawak ng napakalaking pira, at saka hindi ka pa nga nakamanage, hindi ka marunong magmanage ng maliit na pera. Ngayon, pag ikaw ay bibigyan ng malaking pera, malaking problema yun. Oo, malaking problema yun, kaibigan. So in short term, okay yun. Kasi marami kang pera. Bigay ka ng bigay kahit ano yung bilhin mo. So it's good experience, okay? But ang problema yun, most likely hindi mo yun ma-preserve, kasi nga wala kang habit paano mag-control or mag-preserve sa pira, or palaguin yung pira. So in few years sa study, nababankrupt yung mga loto winners mostly. Kasi yung tumataya ng mga loto winners are hindi yung mga marunong mag-manage ng pira. Yung mga marunong mag-manage ng pira, hindi sila umaasa sa loto eh, kasi alam nilang kaya nilang kunin yung mga pira na gusto nila, didonate to buy the loto. Wow, kaibigan, yun yung psychology of money, okay? So apparently hindi natin to natutunan, tong psychology of money, sa school, elementary, high school, college, walang nagtuturo about psychology of money. Tinuruan tayo, kaibigan, paano mag aral, at saka paano magtrabaho, work for someone else. But yeah, that's the culture that we have. But mas maganda parang fokusan natin yung pag-aaral natin sa mga tulad na bagay na ganito. Kasi in real world, yung mga yung natutunan natin sa school, di ma-apply. Okay, so mga ganitong bagay, for some reason, ma-apply natin. Ito daw psychology of money, it doesn't mean daw gaano ka-professional, gaano ka-taas yung pag-aral na natapos mo. It could be you are a doctor, you are a lawyer, engineer, kaya napakalaki yung sahod mo. Pero pag wala kang psychology of money, malaki yung pira mo. Ang problema doon, paano mo ma-preserve yung pira mo? Okay, paano mo palago yung pira mo? Wow, kaibigan! Kahit daw ikaw ay hindi nag-aaral ng hindi ako nagsasabi na yung pag-aaral ay masama. It's good to study, especially sa atin Pilipinas, kasi pag hindi ka mag-study, hindi ka makasimula, mahirap mag hanap ng trabaho, or at least makapagsimula ka. Okay, so what I mean is, yung psychology of money daw, kahit hindi ka nakatapos ng pag-aaral, pero kung mayroon ka nito, mayroon kang psychology of money, you will perform better daw in real world, in real life.
Wow, kaibigan. Wow, lalo sa panahon ngayon, I really believe nga hindi na importante masyado kung ano yung pinag-aralan mo, natapos mo kahit hindi ka nakapag-aral, natapos, kung mayroon kang psychology of money. Paano mo paikutin yung pera? Paano ano ba yung tawag doon sa Tagalog, yung paano mag dakip, or paano kung mayroon kang ano, mayroon kang mag-catch ba? Paano i-catch yung mga pera nila? Yun yung psychology of money. Wow! Basahin nyo yung libro na yan, kaibigan. Napakaganda rin. Okay, so, luto. Balik tayo sa mga luto buyer. Okay, kasi yung tumataya ng luto, mostly yung mga mahihirap or yung mga nag-hope, false hope lang, kaibigan. So, pag manalo ka ng luto, nawala kang psychology of money, masasyak ka talaga, kaibigan. Kasi, for example, hindi ka nakahawak ng 100,000 or 100 or 10,000 pesos or dollar, tapos bigla kang bigyan ng 50 million pesos or 50 million dollar. Paano mo yan i-handle? Doon na yung problema, doon yan, pag ando na yung pira. Iba na yun kasi hindi ka nasanay, hindi nasanay yung ano mo. Iba yung feeling na yun, yung iba doon, kaibigan, nasisira yung buhay nila kasi nagka-pira sila ng malaki, nasinira yung pamilya nila, nag-inom sila, nag-drug sila, anything na bad ginawa nila kasi mayroon na silang pira, hawak na nilang pira. So, after noon, nagsisisi, maraming nagsisisi, bakit daw sila mas mabuti pang hindi sila nanalo sa loto, kaibigan, kasi nasira yung buhay nila, namatayan, kasi nga, dahil sa daming pira, hindi nila, kundi nila, hindi nila na makontrol. Kasi nga, wala silang psychology of money. Kasi kung hindi ka nga makakontrol sa maliit na pira, lalo na kung may malaki kang pira. So, it's better pala, kaibigan, na huwag ka tayong manalo sa loto. Yes! Kasi pwede naman daw pala tayong kunin natin yun. Kasi yung pira na pinaghirapan, for example, yung mga yumayaman na hinihirapan talaga nila yung pira at ninegosyo sila, for some reason, bakit hindi yun madaling mawala? Kasi law of nature yun, okay? So, anything that biglang taas, bigla rin yung bagsak. So, pag slowly napataas, hindi yun bibiglang babagsak, okay? So, kasi yung manalo ka ng luto, bigla yung taas, kasi biglang walang laman yung bank account mo, tapos bigla kang manalo ng malaki, napakalaki. So, yun, napakabigla yun. So, pero kung ikaw ay pinagpawisan mo yung pira, slowly, it took years, failure, trials, failure. So, slowly, pinaghirapan mo yung pera, hindi din yun ganun kadali na mawala. So, it's all about psychology of money, kaibigan. So, ang importante pala, kaibigan, is yung lesson natin dito is dapat mayroon tayong habit. Kasi habit, paano tayo mag-handle kahit napakaliit yung pera na hawak natin. Kahit sabihin mo yung sahod mo 5,000 pesos lang or 10,000 pesos, kulang sa gastusin. But once maka-build tayo ng habit na kahit mag-ipon ng kunti, we are preparing ourselves, kaibigan, na mag-handle ng malaking pera. Okay, so once mayroon ka ng pera na dumating, wow, you can handle it. Kasi ganun daw yun. Yung universe, kaibigan, pag ikaw ay hindi ready, hindi yun ibibigay sa'yo. Ibibigay yun to someone else na ready. Bakit? Okay. Bakit ko naman ibigay sa'yo kung hindi ka ready, ma-waste lang to? So, ibigay ko to someone else na ready at saka gamitin to in a right way. Wow, kaibigan. Alright? So, yun yung napakagandang, hopefully may natutunan ka sa, or na-inspire ka na it doesn't, sa yung psychology of money, hindi kailangan ng profession or napaka high standard ng education. It doesn't matter kasi nangyayari ito sa totoong buhay na yung mga may mga tao na napakalaki yung income, okay, napakalaki yung income nila, pero apparently wala silang psychology of money. Hindi nila for example, 1 million per month yung sahod mo, okay? Napakaganda yung ano mo, doctor ka or anything na napakaganda. Ang problema, 1 million yung sahod mo, pero yung expenses mo 1.5 million din per month. Okay? So negative ka pa. At saka may taong ang sahod niya is 100,000 per month lang o 50,000 or 20,000 per month lang, pero nakapagtabi pa sila ng 2,000 or 5,000 pesos. Ganun na 'yon.
sino yung mayaman doon. Okay, sabi nga ni Robert Kiyosaki, mas mayaman yung nakapag-ipon. Okay, it doesn't mean daw how much you earn. Okay, it doesn't mean how much you earn, but how much you keep. Wow, kaibigan. Wow. Alrighty, so I'm hoping you bago natin tapusin itong episode, kaibigan. Again, open your arms, okay? Close your eyes. Breathe in, breathe out. All the riches in the world, good health, peace, love, abundance, kaibigan, in the universe will flow to you. Sayo na yan. Boom, shakala. See you next time. Babu.